aking mga kaketchup at biyahe po kami ulit. Pupunta po kami sa Fort Bonifacio. Ang OBR ko po si Temalu. As usual, gamit po ulit namin si Ruby, ang aming electric scooter. Specs ay 1000 electric motor hub. Yung kanyang bilis sa power distribution sapat lang para ikaw ay madala niya doon sa destinasyon pa uwi, no? Pagka ang pupuntahan mo ay 20 kilometers, meron ka pang 20 kilometers na pa uwi. Pero si Ruby nga po pala ay hanggang 70 kilometer distance range ang kaya niya, no? Depende po yan paano mo gagamitan ng throttle. Okay, sana po ay samahan nyo kami doon po sa Fort Bonifacio. Actually, titingin lang kami kung may ma-withdraw kami. Yun po ang punta talaga namin. Sige po mga kaketchup, at salamat po sa Diyos. Naihahatid naman po niya ako. Kahit robot na po siya, kahit single bot na po siya, kahit pumukulat yung battery indicator niya na robot na po, nakakauwi pa rin naman po tayo. Dahil po sa one bar niya, ay meron pa po na pwedeng ibiyari hanggang 7 kilometers po. Kung gusto niyo po malaman, puntahan niyo po yung mga kwento ko po. Yung mga vlog ride namin ni Ruby. Nakaraang araw po pala mga kaketchup, ginit-git ako ng isang tricycle driver, nasa likuran ko siya mga kaketchup. Itang mga kawalang hiyaan yan, sila yung galing sa likod, ako pa daw ng git-git talaga naman. Napapagitnaan po ako mga kaketchup ng dalawang tricycle. May tricycle ako sa unahan, meron din po akong tricycle sa likod. Yung nasa likod, hindi ko alam kung ano tumakbo sa utak niya. Ayun po ang nangyari sa amin. Kumuna, ayun, siniksik ako. Muntikan pa po maipit yung paa ng anak ko talaga naman. Mula doon sa kaliwa, umovertake yung magaling. Yung sa mga comment ng mga subscribers natin, sa mga kaibigan natin, sabi nila, hindi daw talaga nagsiseminar yung mga tricycle driver. Dapat talaga, seminar din sila. Kasi ang pinakasusi na kaligtasan ng isang motorista ay pasensya. No? Sipin mo, galing sa likod ang ko, umovertake, galing sa kaliwa. Sinideswip kami ng anak ko. Munti ka madali pa ng anak ko, ang galing talaga. Minsan, nakakahila ng galit, mga kaketchup. Wala siyang sakay mo na. Ako, sakay ko anak ko. Ewan ko kung ano tumakbo sa utak naman nun, bakit ako ginanon. Bait-bait ko na nga eh. Hindi na tayong batong walang hiya. Taas, sir! Okay, nandito na po tayo sa Bikutan Interchange, no? Dito po tayo dadaan. Kasi Fort Bonifacio tayo, hanap na lang tayo ng mga diskarte dito na pwede natin na mapuntahan, yung ma-shortcutan. Kasi po, marami naman itong daan dito. At sana makarating tayo ng payapa. At ang kalsada dito ngayon, mga kaketchup, nung hinahatid ko si Pia, yung anak ko na nung nag-work ko sa Ayala, Makati. Dito ako dumadaan, pagpa-uwi. Grabe ang lubak dito, mga kaketchup, pero ngayon, okay na. Ganda na. Ano tayo na maikutan.
sana ay traffic one ay moving pa rin kahit at sana hindi kami maabutan ng cut-off ng bangko. Yan po ang isa sa kalaban ng mga mag-withdraw. At hindi po, wala po akong bibidruhin. Titingnan ko lang po kung may dividendo na po ako. Member po kasi ako ng AMSLI eh. AMSLI, A Material Wing Service Loan Association Incorporated. Yan po ibig sabihin yan. Huwag ka matulog, mami. Natutulog ka, ma? Natutulog ka? Hindi, ba't umuuntog yung helmet mo sa helmet ko? Hindi pa masyado marunong magmaneho si ma'am kasi si sir. Parang ako nung una. Medyo may nervous pa sa mga singit-singit. Punta ng kalsada dito, mga kaketchup. Katanghali ang tapat! Alam nyo, mga kaketchup, kung meron lang po akong pera, na nasa bahay ngayon. Hindi po ako magtsatsaga na pumunta sa bangko na ganitong oras, napakainit. Eh, syempre, dahil sa pangangailangan din ng aking mga anak, kailangan ko din po na pumunta sa bangko at magbaka sakali, baka meron ng dividendo. Naasa lang po ako sa dividendo, sa AMSLI, AMSLI. Meron pa po akong isang i-update yung nandoon naman po sa PSS Live. Kahit po kasi retired na tayo mga kaketchup, ay nangungutang pa rin tayo dahil may pinapaaral tayo mga kaketchup. At may kolehiyo pa po ako eh. Meron pa po akong isang kolehiyo at meron pa po akong isang high school. Yan, ganyan. Alam mo, mali ka eh. Nakita mo yun, ma? Hindi magali yung katangahan yung ginawa niya. Oo. Alam niya kasi sablay yung ginawa niya. Mali. Mali yun. Yung tricycle eh. Ako pa yung pinalalabas na ng git-git eh. Siya yung galing sa likod. Kulang. Kahila nga nang galit yung buwisit na yun. Panawagan sa mga tricycle, ah. Kung wala naman kayong sakay, magpasensya kayo. No? Saka, huwag mong isipin na porte hindi kayo makasingit, nalalaki kayo, hindi po. Walang tunay na lalaki sa kalsada. No? Ito mahirap eh. Traffic dito, mga kaketchup. O baka dito lang ang traffic. Dito traffic eh. Dito na nakatira si Jimmy, mami eh. Oh, hindi natin kaya dyan. Kuya, saglit! Sagulit, sagulit! Dito traffic eh. Kuya, saglit ha. Mayos ka. Hindi ka tami niya, TUP, mami, oh. Parang date na rin namin to ni Timalu, mga kaketchup. Tayo dumaan. Masyadong siksik dun, eh. Hindi pa naman ako nag-jacket. Lala ko mangingit siyan. Ay, ewan. Ikaw magubo. Mahirap. Mahirap makatagsapal o rain. Mahirap makatagsapal o rain. Ayan eh. Galing-galing oh. Traffic. Traffic. Thank you.
tapos ng traffic, mga jeeps. Traffic. Init. Dito na tayo dumaan. Ay! Dayan! Huwag mo akong bugahan ng bugahan! Sana usok! Ang baho pa! Racha budude! Peche-peche-peche-we! Peche! Ay, 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 ay! Usok, usok! Mami, paraan! Dito tayo dadaan! Dahil hindi na pwede dyan. Sa service room na tayo, mga ka-ketchup. Ano ba nangyari sa akin? Tatanong din pala yun. At least alam na natin. Hindi natin kasi alam yung daan eh. Sasakyan, ano? Ayan, malapit na tayo. Ilang kilometro na lang yan. Ha? Oo. Di nga ako umangal nung bumili siya neto kasi maganda rin naman talaga to eh. Naswertehan din natin kasi maganda tong klaseng motor na nakuha natin. Mamaya dyan na tayo dadaan pa. Haba ng traffic doon. Oh. Ah, nakago pala dito. Supposed to be kasi nagpapatakbo doon. Pwede na tayo. Eh, nakago eh. Ah, naghintuan lang sila. Ayan, oh, e-bike din yun. Oh, yung kabila. Akong git-gitain. Don't git-git me. Labi na pang tayo mga ka-ketchup. Konting tiga na. Actually, nandito na tayo sa mismong Fort Bonifacio, no? Ito yung ano, yung mga, dito inililibing yung mga mayayaman, the Heritage Park, no? Dito sa aking kanan, Heritage Park, yung kaliwa po, libingan ng mga bayani. Yan inililibing yung mga bayani nating sundalo. Bili na kayo ng electric bike, ha? Shoutout na pala sa Velocity Bicycle Shop. Gusto nyo pong bumili ng napakamurang electric bike, electric scooter, tri-bike, four-wheel electric bike. Yan, ha. Yan. Hirap yung ano yun eh. Di ko pa sa plato lahat. Doon po kayo kumuha sa Velocity Bicycle Shop. Lalo na doon sa mga Tigal Laguna, doon na kayo kumuha. Napakamura. At pwede din sila sa ano, home credit. Mag-inquire na lang po kayo doon sa Velocity Bicycle Shop. Garantisado po, napakamura po doon, mababa lang ang presyo. Lapit na tayo, salamat sa Diyos. Makulimlim nga lang ha, baka biglang umulan, wag naman. Ito kalaban ni Ruby, ang ulan. No? At wag po kayo mag-alala kung umuulan, pwede po siya sa ulan, wag lang sa baha. Kahit naman po yung mga dimotor na ano eh, dimotor na mga digasolina, di-diesel na motor. Hindi rin naman po talaga yan pwede sa, ano, sa baha, sa amslay. Saan ang amslay na may-may?
Amslay. Saan tayo magpaparida? Ha? Saan? Pwede dyan? Baba ka na para ano. Tayo mo na lang ako dun. Kumuha ka na ng ticket. Kala mo naman yung ID ko eh. Ano yan, sumabit ka na. May parandahan po dyan. Thank you. Ah, okay. Pwede pala mag-park dito. Bait naman. Po? Scooter? Opo, electric scooter. Maganda po yan kaysa dyan. Saan po ba kayo nauwi, sir? Dito lang sa may bicycle. Pero nagmumotor kayo? Nagbibike. Ah, okay. Mas okay yun. Kasi dati akong bike eh. Compare dito. Hindi lang nila kasi takot lang sila malobat eh. Yun nga lang, kailangan pag-aralan pa paano ka hindi malolobat. 35 lang yan, sir. Abang mura pa. Kaysa dito sa ganito, mahal to. 1,000 yan eh. Ito, 35,000. Kinuha ko pang hulugan. Masan? Mga butin yan. Tatlong hulug na lang to, sir. Oo, oh, 1 year ko lang kinuha hulugan. Magkano? Less maintenance pa. Wala pa mga langis-langis yan. Magkano inabot? Umabot din siya ng ano, ng, tumubo lang siya 5,000. 40,000. 1 year. 1 year to pay. Mas maganda yan, sir. Hindi ka talo dyan. Amslay po, third floor. Masakso nyo? Po? Libre order na? Wala, 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 wala. Hindi na, retired na po ako. Anong floor, sir? Elevator po tayo, third floor daw. Pero mamaya, dun tayo sa basement. Ano yan? Bakit daw? Ha? Eh, wala tayong picture. Picture. Bili ka na! Mabilis din to. Maganda to. Saka ano to, hindi kailangan ng lisensya. O RCR. Kasi 1,000 watts lang siya eh. Oo, tama. Bili ka na na ito. Ano to, mas ano, saka walang walang gasolina, walang gas, walang langis. Oh. Ganda nga, no? Yung anak ng o sa anak nyo, mas maganda to. Yung iba nagtatanong kung may lisensya o ano, hindi wala, hindi kailangan nito. Pero baka pagdating ng balang araw, hanapan din yan. Hindi, kasi mababa lang ang specs na ito eh. 1,000 watts lang to eh. Pero kung 5,000, paparehistro mo na. Ganon. Pero pag kumako 60, no? 60 ang... May vuelo to, mabilis to, no? Unahan ko pa nga yan eh. Nakita na kung dumaan dito, tulip pa. Saka ano, ito na ngayon ang papalit sa mga yan. Ito, wala pang usok. Tahimik pa. Sige, kuya. Tinitignan niya maigi yung ano eh, yung e-bike eh. Umili na kayo habang mura pa. Sipin mo, wala kang ano, problema sa gas. Gasolina, langis. Pag mo sabihin mabagal to, mabilis din to ha. Hindi biro to. May nainis na ng tricycle driver sa akin eh. Kasi hindi siya makasingit eh. Salamat sa Diyos at okay na rin naman kahit oh, at least updated na. May na-withdraw din tayo kahit pa paano. Hindi na namin sasabihin kung magkano. Ang bira. Napakaliit. Yung mga gwardiya, yung mga nagtatrabaho sa
siguro ang mga distansya lang ng kanilang trabaho ay 20, 10 kilometro. Mas maganda pa rin talaga mag-e-bike na lang kayo kasi napaka-konbinyente. Compare dyan sa mga motor, mas hindi nyo pa problemahin ang mga kakechap, rehistro, lisensya. Ate, gabi ako nadaan dito. Ayan, ngayon, araw naman tayo dumaan. Iyan na po. Okay na lang, ma! Mag-ibang ruta tayo, hindi tayo pwede doon eh. Silong tayo. Umiyana! Umiyana!